Ang video po na ito, gusto ko pong ituro sa inyo kung paano po ang pag-insert ng ads pag kayo po ay naka-livestream para po madagdagan ng konti ang kita natin pag nagla-livestream po tayo. Pero unang-una po sa lahat, gusto ko po munang i-shoutout si House Tops. Maraming salamat sa iyo, House Tops. Big shoutout to you. At ang aking kapatid na si Bible Lives na gumawa ng aking intro. Maraming salamat. And big thanks for your talent, my dear brother. Ayan, so nakikita po ninyo, naka-livestream po tayo na nire-record ko yung video. So, para po ipakita sa inyo kung paano po ang pag-insert ng ads sa ating livestream kung naka-live po tayo. Yun po kasi, pwede nating pindutin po kasi yung ads habang naka-live tayo para hindi na maglabas-pasok yung mga ibang mga viewers. Kasi may mga ibang viewers din kasi na hindi sila mahilig na lalabas at papasok sa ating livestream para lang sa harang. So para po sa kanila, ayan, pwede natin pong i-control ang ating live streaming para maragyan ng ads. Pero paalala ko lang po sa lahat, ang lahat po ng sobra ay masama. So kung napapansin po ninyo kasi pag nag-live stream kayo, ang bilang ng mga views ninyo, pag halimbawa, ang views ng inyong live stream ay 200. Pero pag na-upload na siya, napapansin natin bakit parang nabawasan na yung views. So, para po sa kaalaman ng lahat, dahil po nababawasan yung views, ang binibilang po lang ni YouTube po ay yung nagstay po ng 5 minutes or more. Yung pagstay nila ay 5 minuto o lagpas ng 5 minuto ang pagstay ng mga pumasok sa ating live stream. Yun po ang binibilang ni YouTube para madagdag sa ating views. So, yan po. Kung nakikita po ninyo yung blue na nasa taas, yung may nakasulat po na ad inserted, doon po ninyo pipindutin ang paglagay ng ads na may insert sa inyong live stream pag naka-live po kayo. Yan. So napapansin ninyo dito sa baba meron siyang dollar sign, doon din yung para sa super chat. Pero doon sa taas, yun po ang pag-insert ng ads. So pwede ninyong kontrolin kung anong kahit every 5 minutes pwede ninyong pindutin yun. Pero nasa sa inyo po yun, kayo din naman ang magdedesisyon kung pipindutin ninyo yun ng kung aling minuto ang gusto ninyong pagpindut doon. Pero ang re-remind ko lang po, minsan hindi natin alam kung kulang ng 5 minutes yung pagpindut natin doon is hindi natin alam kung nabibilang na talaga ang kita natin doon. So nasa sa atin na po, pero ituturo ko lang po sa inyo kasi bihira lang po ang nakakaalam, lalo na po yung mga bagong monetize, hindi pa rin nila alam kung paano po ang pag-control ng ads sa kanilang live stream. So ang alam ng iba, pag nag-live stream sila, ang kita lang nila ay doon po sa mga naglalabas-pasok na nanonood ng kanilang ads. Pero ang katotohanan po ay pwede po nilang makontrol ang kanilang live stream gamit po ang insert ads para sa kanilang mga viewers na ayaw naman na maglabas-pasok sa kanilang live stream. So yan po, kung sana po nakatulong na kung mag-live stream po tayo sa susunod ay pwede natin pong pindutin yung dollar sign. Kung mapapansin po kasi ninyo, meron dollar sign doon sa taas. Doon na lang po tayo magpindot para po sa pag-insert ng ads sa ating live stream. So, pwedeng pindutin every 5 minutes or 5 minutes or more. Basta, importante po. So, nabasa ko po kasi doon sa guidelines ni at sa mga searches para sa nabibilang na views sa ating live streaming. Hindi po binibilang ni YouTube na views natin yung hindi nag-stay sa 5 ng below 5 minutes. So mas maganda po sana para sa ikabubuti ng lahat o para po sa ating dagdag kita ay mag-stay po yung mga viewers natin ng 5 or more minutes. Maraming salamat po.